Makati. So katatapos nga lang natin magpakain ng mga kalapate. So mag-update lang tayo sa mga kalapate natin ngayon. So shoutout pala kay Sir Romy Bordalio. So siya yung nakabili sa atin ng kalapate, taga San Jose del Monte, Bulacan. So sa mga nakakilala sa kanya, message nyo na lang siya. At siya ay nakakuha ng kalapate natin. In case man, makapagparami siya ng lahi ng kalapate natin, pwede nga kayo maka-acquire sa kanya. So siya yung nakabili sa atin ng kalapate. Yung dalawa, yung kapares nga nito ni Jefferson, saka yung kapares nito. So yung dalawa natin na matibay nga sa liparan at rondahan. So yung natutulog sa ere, si Jordan saka si Rodman. So bali ang video pala natin ngayon about nga pala sa pagpapataba ng kalapate. So bago nga yun, sa lahat ng mga gusto nagpapa-shoutout o magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dito sa video natin at shoutout ko ngayon lahat sa susunod na video. So sa pagpapataba naman ng kalapate, madali lang naman yan. So kailangan alamin nyo lang kung bakit payat yung kalapate nyo, kung may sakit ba o kung ano. So minsan kasi, akala ng mga newbie panshir o yung mga bago-baguha nga na nagkakalapate, so akala nila payat yung kalapate nila. So ang unang-unang gagawin nyo dyan, alamin nyo yung build ng katawan ng kalapate nyo. So meron kasi na talagang payat o maliit yung katawan, so akala nila payat. So lalo na sa mga newbie, kapag hinawakan nila yung katawan tapos nakita nila na nahawakan nila yung buto, akala nila payat na agad yung kalapate nila. So hindi nila alam, yun yung build ng katawan ng kalapate nila o yung body type. So yun yung tinatawag nila na bangkain. So medyo mabuto kasi yun yung gitna nun, so yung sa ilalim. So isa pang malaman nyo kung mataba o payat yung kalapate nyo talaga, titingnan nyo yung kulay ng balat ng kalapate nyo sa ilalim. So katulad nyan, so aalisin nyo ganyan yung ano, yung balahibo nila or papalisin nyo. So para makita nyo yung balat nila, kung ano yung kulay. So minsan kasi doon nakikita. Kaso depende rin sa kulay ng kalapate nyo at balat ng kalapate nyo. So merong maitim kasi hindi nyo talaga malalaman yan. Pero kadalasan makikita nyo na nakakondisyon yung kalapate nyo kapag ma-pink-pink or ma-pula-pula. So okay yan para sa akin ha. Diyan ko nakikita kapag medyo ma-pink-pink or pula yung ano, nakakondisyon yung kalapate. So yun yung paraan para malaman nyo kung mataba ba o payat yung kalapate nyo o nakakondisyon ba o yung katawan nila talagang payat. So para mapataba nyo yan, yun nga, kailangan malaman nyo yung sakit nyan o kung ano man. So minsan titingnan nyo dun sa bibig nila kasi baka makikanker, hindi makakain. So isang reason yan kung bakit hindi makakain yung kalapate nyo kasi may sugat pala sa loob ng bibig nila. So maputi-puti, yung iba madilaw-dilaw. So yun yung makikita nyo, minsan bulutong. So hindi lang kanker ang tumatama dyan o nag-i-stay sa bibig ng kalapate, pati bulutong tinatamaan minsan yan, pati sa mga ilong. So kailangan malaman nyo yun. So pagka ganun, kailangan gamutin nyo muna. At pagka nagamot nyo na, pwede nyo purgahin para sigurado kayo na walang reason na payat yung kalapate nyo. Tapos sa patuka naman, madali lang naman yan, breeder mix or plier mix, tapos sasamahan nyo ng mga pellet. So ang pellet na pwede nyo isama, at hindi naman kasi sponsored to, pero sasabihin ko sa inyo, platinum o salto, malakas kang magpataba ng kalapate. Siguro nasa 60 pesos na siguro isang kilo nun, mga pellet yun. Tapos isa pa, cap mana. So siguro yung tunay na cap mana, makakabili kayo 200 siguro isang kilo. So pwede naman kayo makabili ng 1/4 dun kasi hindi nyo naman kailangan na masyadong marami nun kasi masyadong masustansya yung cap mana. Yung imported o yung original na cap mana yun, yung tinutukoy ko. So yun yung kailangan yung ilagay sa patukan ng kalapate nyo para mas mabilis nga na.